Hello mga Atashi! Kamusta? And welcome back to our channel! Okay, it's another vlog. Pasaya ba kayo doon? Okay, for today's video, gagawin namin is, nirequest na ng isang attache natin. Yes, ang ito, name niya is ito ay sinuggest ni Ashley Esperas. Okay. Thank you so much, Ashley, for requesting this video. Ano nga ba yung video na sinuggest ni Ashley? Yes, ito ay answering question we've never asked each other. Okay, so nung actually hindi kami sure kung natanong na ba namin sa isa't isa to kasi napakarami na nating content na tanungan. Diba yan? Nawawala yung focus. So yun, hindi ka namin sure pero let's see pa rin. Tatry pa rin natin yan. Hindi ko alam ko talaga kung natanong ko na yung iba dito. Ako din, baby. So tignan natin. First, nag-prepare kami ng 6 na questions. So, bata-ba topic tayo? Kasi sino yung matalo siya yung unang magtatanong? Pagka ginakabahan ako. Okay. Sige. Isang bagsak lang. 1, 2, 3. Ikaw unang tatanungin? Oo, ako yung unang tatanungin. Okay. My first question sa'yo is, na-attract ka ba sa iba habang tayo? Ay, natanong mo na yun. Natanong ko na to, pero andayin mong paligoy-ligoy. Hindi ako na-attract. Parang nakaka-appreciate lang ako ng beauty, ng kunyari, gwapo or magandang babae. Pero hindi ako na-attract. Like, nagagusto? Oo. Okay. Hindi ako nakakagusto. Why? Okay, hindi. Wala. Hindi ka nagka-crush? Ako ba, hindi. Nagka-crush. Ayan naman tayo. Kasi hindi talaga ba? Nawawala sa focus. Nawawala nga sa focus. Yan. Kasi yung dati rin natanong ko sa kanya to, hindi ko pa rin nakukuha yung sagot niya. Kasi yung tanong ko, lagi niyang, ano bang gusto? Anong gusto? Lagi, ano bang definition ng gusto? Hindi, ba? Paano mo ako nagustuhan before? Ah, hindi talaga. Kasi iba kasi ako magka-crush. As in, pag nagka-crush ako, as in, parang gusto ko na yung jawain. Yung ganun. Oo. Di ba sabi mo, crush mo si David Gison? Gusto mo siyang jawain? Sinabi ko yun? Hindi ko sinabi yun. Sa live natin ng mga attache, nag-zoom tayo. In case crush na. Crush mo hindi. Ay, kasi sino yung crush na celebrity? Akala ko naman kasi sa ibang tao, na as in parang hindi influencer or ano, pero hindi naman super crush. Okay. Iba kasi yung definition ng gusto sa akin eh. Kung na-attract, no. Okay. Hindi ako na-attract sa iba. Pero sabi mo yung crush yung term, tapos sabi mo, pag nagka-crush ka, gusto mong jawain, tinanong ka kung sino yung crush mo, sinabi mo David Gison. Na celebrity nga! Okay. Ako na ba? Next. Mm-hmm. Pwede bang magtanong din ng ganong question sa'yo? Hindi. Kung ano lang yung question ko yun. Gusto ko lang di malaman eh. How you dreamed of marrying your ex? Marrying? Parang before? Napanaginipan ko? Or hindi, as in parang pinangarap mo or nakakuha sa isip mo? Oo naman, kasi syempre papasok naman ako sa relationship kasi gusto ko yon mag-last ng hanggang future. Mm-mm. So syempre, kung papasok ako sa relationship, hindi imposible na sumagi sa isip mo yung future. Diba? As in gustong-gusto mo siyang pakasalan ganun. Syempre, hindi ko maalala. Gusto mong pakasalan. Alam mo naman, big lang, yung parang... Naisip mo lang? Oo, naisip lang. Pero yung hindi yung detail, pag ganito, ikakasal ako sa kanya, hindi ganon. Yung parang big lang. Siyempre, kapag in a relationship ka... Ayoko. Gusto ko hindi mo naisip. Paano? Dapat burin mo na yun. hindi pa naman tayo dati eh. Diba? Siyempre, kapag in a relationship ka, kaya ka pumasok sa relationship niyo na yon. Gusto mo yung tao na yon. Gusto mo yung tao ngayon. At sana, sa future, kasama mo siya. Pero, hindi mo siya nakasama eh. Nawala eh. So, paano hindi naman... Trash eh. Char. So, to answer your question, yes. Before. Okay, next question. Okay. Ikaw na. Ay, ganun na? Matanong ka.
Marami sa mga ng loob. Okay. Feeling ko na mag-away after na to eh. Question is, sinong greatest love mo among your exes? And sino, why? Sinong greatest love? Wait lang, iniisip ko yung mga ex ko, kasi sino ba yung mga ex ko? Sino ba yung mga ex mo? Greatest love? Feeling ko si ano? Pinaka-minahal mo? Oo. And why? I think siguro kasi nandun yung point na parang siya yung first love ko. As in, parang siya, dun kasi ako, dun ko para kasi na-confirm yung sarili ko. Yung, syempre, una, confused pa lang ako kung gusto ko ba talaga siya or hindi. So, parang, sobrang na-enjoy ko lang yung moment na naging kami. Kasi dun ko unang na-feel yung parang, okay, love niya rin ako. Parang, dun ko halos binigay din. Uh-oh. So parang yun, parang doon din ako natuto na talagang ganito pala pag na-in love ka, tas hindi pa, I mean, same sex pa, parang ganun. So parang siya yung pinaka... Lahat kasi na first sa kanya. Yes. Pero kung ibang tao yun, edi ibig sabihin, yung based sa mga reasons mo, dahil first time mo na ganyan, siya yung greatest love mo dahil siya yung first. Pero kung hindi siya yung first ba, siya ba yung greatest love mo dahil siya yung tao na yun? Or dahil sa mga na-experience mo lang? Or dahil siya yung first? I think dahil lang sa mga naging experience ko. Kasi, to be honest, hindi rin naman nga kasi naging maganda. So, parang, yun lang yung sa akin. Parang na, among sa mga ex ko, parang, yun, siya yung una kong naisip. Okay. Guys, syempre, hindi nyo naman siya kilala, pero siya yung binanggit sa prank. Pangalan niyo yung binanggit. Pa lang to, pero parang feeling ko tapusin na natin. Last question. Ayun yung meme na binanggit niya sa prank. Mm. So yes, next year question. Tingin mo ba magiging successful tayong dalawa? Oo. Oo naman. Ano yung naging baseline mo? Wow, baseline. Ano yung naging basehan mo? Ang basehan ko, kasi sobra tayong mag-encourage sa isa't isa. And, naiiyak ako! Iniiyak! Oh my God, wala akong tissue. Ito na lang. And, feeling ko, oo naman. Kasi parang wala namang mag-fail kung ganito yung, parang ganito tayo kasi kadesidido. Tapos, iniiyak! Why was it iniiyak? Wait lang. Oo, iniiyak ako. Ayaw mo iyak, sayang kasi yung kilay. Alam mo, kilay. Ano ba? Ito na lang, baby. Total, pangako ko naman na kapag naiyak ka eh, yung shirt ko, yung ibang bubunas ko. Meron tayo yung bean ko. Ni Arky. Pinipin ko naman, kung kahit sino na may ganitong klase ng encouragement sa isa't isa, support and trust, pati believe, sa isa't isa, feeling ko naman kahit sino magtatag. Hindi nakaka-surprise lang din kasi minsan na parang pag dumating ka sa point na yung isa sobrang down, hindi mo kasi ma-expect na yung partner mo, grabe yung parang nakita niya na yung pinaka lowest mo. Oo, lowest mo, weakest mo. Hindi mo ma-ina-expect na ganun siya magiging ka-supportive and nandun siya talaga para sa'yo. Yung basta ganun, mga nakaka-surprise lang na hindi mo ina-expect talaga sa partner mo. Hindi ko man pala sinasabi sa'yo, pero halata naman, di ba? Oh. Na-confident ako na magkakaroon na ng ganyan. Di ba? Sinasabi ko sa'yo lagi yun. Minsan kapag may sinasek siyang kunyari mga bahay, ganyan. Minsan parang ako'y pa yung nagda-doubt sa sarili ko. Oo, nagda-doubt siya. Parang, kaya ba namin yun? Pero, kaya nga, pag pinapakita ko parang kung gumaganyan-ganyan na lang siya. Pero ako, hindi kasi ayoko lang sobrang mag-expect. Pero syempre, gagawin naman talaga natin yung best talaga natin. Syempre yung goals natin, hindi naman yun baliwala lang sa akin. Syempre kung nagtitiwala ka, syempre doon ako humuhugot sa kanya ng doon ako humuhugot ng motivation na magagawa namin yung mga ganung bagay. Tsaka kung ako lang, hindi ko alam kung ganoon ako confident, pero yung knowing what you can do, yung skills mo, yung determination mo, yung pagiging maparaan mo, parang alam ko na maaabot natin yung mga ano natin, gusto nating maabot eh. Minsan nga doon ko na-realize na ganito pala yung parang purpose ng pag may partner ka. Mm-hmm. Talagang parang tulungan kayo sa isa't isa. Mm-hmm. Hindi lang yung dahil sa love. Pero parang pang future na rin talaga. Kaya kung papasok ko na yung relationship, dapat
sure nga kayo na siya na talaga, para at least hindi sayang yung effort, yung time, though tinatry naman natin na maging sila na talaga, pero minsan hindi talaga tinadhana. Bakit parang sad ka na hindi ko tinadhana? Para sa kanila. Pero sila. Talaga tinadhana. Hindi ko tinadhana. Hindi, ay yun natin ko yun sa akin, no? Sa kanila, para sa kanila. Kasi meron akong ina-advise ngayon na sa Instagram regarding sa movie. Oh, shenanigans! Kasi hindi ko naman i-ano yung pangalan niya. Okay, next question. Okay. Third question. Meron ka pa bang hindi sinasabi sa akin or tinatago sa akin? Hindi na-share? Feeling ko meron pang iba. Siguro yung mga sa past ko, pero hindi naman na yun parang kailangan pang sabihin sa'yo, yung mga ganung bagay. Sa dami ng pinagdaanan or sa dami ng nangyari sa past, feeling ko hindi ko pa naman nakikwento sa'yo. Pero if in case na magtanong ka, willing naman ako sagutin. Baka hindi lang natin na iisip na tatakal pa. Yeah. Feeling ko marami pa rin naman tayong hindi alam sa isa't isa kahit na matagal na kami. Minsan nga po nagkikwentuhan kami, parang, oh talaga, ganun. Oo. Parang nasusurprise pa rin namin ng isa't isa. Hindi pa rin... Alam mo yun, hindi porke hindi mo alam lahat sa kanya is hindi mo na siya kilala. Yeah. Marami pang time para mapag-usapan namin yung mga ganong bagay kasi when you grow old. Pagtuloy mo yung sentence, no? Magtuhanda tayo. Magtuhan na lang. Okay. Okay, next question. Pang third na, no? Mm-hmm. If ever dumating sa iyo, if ever dumating tayo sa phase na sobrang toxic na talaga ng relationship, then parang iniisip mo na parang sobrang toxic na, parang ayoko na, parang ganun. Then merong parang nag-try na mag-flirt sa iyo, which is nandun nasa kanya yung mga characteristics din na hinahanap mo sa partner. I-entertainin mo ba siya? Nang tayo? Oo. Actually natanong ko na sa ito before, pero gusto ko lang ulit. So, ano to, wala yung pulang point tong content na to. Hindi, nakalimutan ko lang. Or, hindi ko alam na natanong mo pa. Sige. Hindi ko pa na, ano yan. Pero ako, kung tayo, tapos may mag-flirt sa akin, hindi, tapusin ko muna yung atin. Before... Siguro, respeto ko yun sa'yo kasi, syempre, ang tagal natin. Nagsama. Tapos, ngayon, wala man lang nagloko. Tapos, parang hanggang sa dulo. Doon ko sa dulo pa sisirain. Alam mo yun, parang... Hindi mo rin deserve. Tuloy pa natin to. Ayun. Pati, kasi kung nasa kanya man, ang lahat ng gusto ko, hindi naman yun nasa sukat kung... Hindi doon yung sukatan kung nasa kanya man lahat. Na magtatagal talaga kayo, maglalast kayo, mali mo, nasa kanya lahat, tapos ano pala siya. Sa una lang siya, ganun. Hindi mo pa naman siya makikilala, di ba? Yeah. Ikaw nga eh, I mean, sobrang crush na crush kita, pero hindi naman lahat ng gusto ko nasa'yo. Pero ngayon, okay ako. Parang hindi talaga basehan kung ano yung gusto, yung mga ideal traits na gusto mo sa tao. Hindi yan yung basehan kung magtatagal kayo or compatible kayo. Yeah, I agree. Sobrang totoo naman ang sinabi niya. Yes, so ako na. Yeah. Next question. Fourth. Ay, ayoko tanong to. Nilagay dyan. Gusto ko tanongin pero ayokong ipakita. Ito yung question ko. Fourth question. During our relationship, is there a time na hindi ka na nagagandahan sa akin or nai-impress sa akin? Kasi parang sobrang impressed ako sa'yo nung simula, diba? Parang nagkaroon ba ng time na nawala yun? To be honest, yes. Pero hindi ko na matandaan nung kung kailan. Pero may mga... Hindi. Pero may mga times before na parang feeling ko nawawala na yung ano, yung spark, or parang feeling ko gusto ko pa ba tong taong to? Or siguro minsan dadating talaga sa point na yun, pero mas madalas na na-appreciate kita. Kahit wala kang tiwala sa sarili mo na maganda ka talaga, pero mas madalas yung parang yung point na ang naisip ko na ang ganda mo na na kahit tayo, parang ganun pa rin yung feeling na crush kita. Siguro minsan may times nang din na parang feeling ko annoyed lang ako, yung mga ganun. Pero yung parang ano ba yung tanong mo? Pero yung parang ayun nga, parang feeling, parang na-uncrushed, parang ganun. Hindi, during our relationship, is there a time na hindi ka na nagagandahan or nai-impress? Oo, to be honest, yes. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo na siya love. Yes. Yun nga, sinabi rin ni DJ, wow,
Iko-quote ko yung sinabi ni Daniel Padilla in sa GGV, kaysa tumagal na, andyan ka lang ba dahil hanggang may kilig pa? Mm-mm. Diba, hindi naman kasi maglalast yung kilig. Magpakatotoon tayo, sisimula lang yung kilig. Mm-hmm. Kasi kapag tumagal na, hindi na kilig yung mararamdaman mo, ibang fulfillment, iba na yung parang nakakataba ng puso. Iba na yun, hindi mo ma-describe, hindi na kilig. Which is better than kilig yung mararamdaman mo. Pero kapag nawala na ba yung gano'n, yung kilig, yung excitement mo, hindi ka na ba mag-sustain? Ako, may sure lang ako. Ayun, parang ano bang purpose ng pagpasok mo sa relationship? Sa kilig lang ba? Yeah. So, yun. Ako, may sure lang ako. Parang, nung time na steroids ka. Syempre, nag-iba talaga yung itsura ni Ina. Kasi nag-iba talaga. Sobrang parang tumaba talaga siya. As in, nag-iba. Doon ko pala na-realize na parang pag mahal mo pala yung tao, kahit magbago pa yung itsura niya, siya pa rin yung minahal mo eh. Parang, mahal ko lang ba siya dahil gusto ko siya? Dahil crush ko? Dahil naganda na ako sa kanya before? Because, hindi ganun yung naramdaman ko. Wala akong naramdaman na parang, hindi ko na siya gusto. Parang, mas nakaramdam pa ako nung times na, ganun pa rin yung itsura mo. Na ano, yun. Sana nag-guess yung sinabi ko. Ako nag-guess ko naman. Yun. Okay, next question. May mga nag-flirt ba sa'yo during our relationship? Nag-flirt? During our relationship? Before, yung simula, yung hindi pa sobrang loud nung relationship natin. Ngayon kasi sobrang out and loud eh. No? Before, may mga ganun, yung nag-PPM. Siguro hindi lang nila alam. Ay, yung iba pala alam. Iba alam, pero ano na yun. Yun, pero ngayon wala na. Siguro, ang dami na rin kasi na, ano na. Ay, may mga, yung mga hindi mo totally kilala. Like sa Facebook, hindi talaga kilala. Mm-hmm. Yung mga strangers, may mga mag, ano lang, ganun. Pero yung, talagang flirt, wala na. Parang hindi nagkakaroon ng chance kasi, hindi mo na mare-reply yan eh. Next, ikaw naman. Ayun mo na, fifth. Eto. Fifth question, kung hindi okay sa akin ang friends and family mo, i-purpose mo ba yung sa atin? Yes. Why? Kasi kung hindi ka man magustuhan ng family ko, parang siguro hindi ka nila nakilala. Kasi kung tayo man, kung alam ko na hindi ka nila magugustuhan or magugustuhan, feeling ko ipapakilala pa rin kita. Parang respeto na lang din sa kanila na gusto kong malaman yun na girlfriend ko siya. Pero kung hindi ka nila magustuhan, wala na akong pakialam doon. Basta ang gusto ko lang, makilala ka nila and hindi reason yon kung hindi nila gusto. Mm-mm. Ikaw. Eh, parang nakikita ko na okay ka naman. Uh-oh. Ba't hindi ka nila magugustuhan? Mm-mm. So yun. Parang ipapurso ko pa rin, yes. Pero kung alam ko, kung alam ko yung reason kung bakit hindi nila ikaw magugustuhan, baka feeling pwede ko, mo i-consider. Oo, i-consider ko talaga. Yes. Oo, totoo yan. Kasi kahit ako naman eh. Kasi yung mga kaibigan at pamilya ko naman, hindi yan basta hihindi ng walang dahilan. Mm-hmm. So, kung may sinabi sila at nakikita ko, tas defensive lang ako, pwedeng i-break. Mm-hmm. Pero kung sila lang, walang punto yung sinasabi nila, pure hate or wala lang, ayaw lang nila, ayun, dun ko siya ipupush na itutuloy ko kahit hindi sila supportado. Pero, thankfully, sobrang understanding and wala naman kasi talaga mapupuna. Kaya, lahat ng kaibigan namin, yung kaibigan niya, kaibigan ko, family niya, family ko, okay. Yes. Meron lang siyang nakat na friends because oo, ano friend naman? Yun ng ex niya. Ano naman yun? Kaya ayaw understood sa naman din. And wala naman din na kung pakialam na kung ganun. Basta kung ano yung, kung saan ako masaya. Kung saan kami masaya. Yun. And gusto ko lang din i-take tong opportunity na to. Kung nanonood ba yung family and friends namin. Thank you po sa suporta. And we promise na magiging good influence kami sa isa't isa. Ikaw na. Partner. Alam, parang ayoko to itanong. Hindi, tanong mo. Anong lagay dyan? Natulog ka na ba kasama yung mga ex, yung ex mo, kung sino man sa mga ex mo, kung makatulog, natulog ka na ba kasama sila? No. Okay. Yun lang. Yun lang? Okay, eto. Ay! Ayoko to! Ay, ba't ano ilagay dyan? Okay. Last question ka na to, no? Type mo ba ako na nag-start tayo? Ayun, type mo ba ako nung nag-start tayo? Kasi nag-start tayo, hindi dahil type mo ako eh. Kasi ako yung unang nag-pursue, ako yung nag-push. Ba't nangyayalam ko nung ano, nung... Sabi mo, kasi nung nag-start tayo, hindi mo ako type eh. So, parang alam mo na yung sagot.
hindi dahil type mo ko, hindi yun yung rason. Hindi ko nga alam ko type mo ko. Pero hindi yun yung rason. Kasi nga, ako obviously, type kita kasi ako yung nag-initiate. Pero dahil hindi ikaw ang nag-initiate, hindi ko alam kung wala ka naman choice or nagusto, na-fall ka lang. Hindi ko alam or type mo ba ako. Kung ikaw talaga yung nag-initiate. Eh. Kasi yes, una, in-stalk niya ako and flinag niya talaga ako. Pero kasi, nag-stop na yun, di ba? Yes. Pero nung time kasi na, ano nga, siya naman yung in-stalk ko. Ah! Doon kasi nag-start. Kasi, bab, nagandahan nga ako sa'yo, kaya nga, nilike kita, flinag ko yung ano. Flinag ko yung kasi. Hindi dahil, break ka na, ay single ka na, ay eto yung dati may gusto sa akin, feeling ko. Pag inano ka to, gano'n. Hindi naman. Hindi pumasok sa isip ko na gusto mo nga ako. Kasi hindi ko alam na bisexual nga siya eh. Kaya parang, flinted ko lang din siya. Kasi nga, parang nag-usap nga kami ng best friend ko noon sa computer lab. Parang, ang ganda niya, no? Tapos, si Ate Ina, habib, ang galing niyang pumorma, no? So, habang gano'n, click ako ng click ng like. Tapos, online siya. Yun nga. Minessage na ako. Yes! So, yun nagsasabi ng ex na ako ang dahilan. Wow! Naahas ako. Wow! Ano to? Oh, go, ikaw na. Kaya pala mo siya nagbabalat. Kami ah. Ano ako na? Ikaw na, last na. Ay, na ka na? Six na pala. Five lang to eh. Pero ang last question ko lang is... S. Parang, di ba syempre, before, naging issue na sa atin yung nagdalawang isip ka pa na kung ako pa ba yung gusto mo makasama sa future mo or kasi gusto mo talaga magka-family tapos gusto mo din ikasal, yung mga ganun. Ikaw, sa ngayon ba, nagdadalawang isip ka pa rin or sigurado ka na sa akin? Hindi na ako nagdadalawang isip. Tatlo na lang. hindi ko alam kung paano yun yung... Kasi hindi natin alam, di ba, kung pwede dito yun. Hindi ko alam yung plano, vague, general. Pero kung hindi mo tayo ikasal, parang go with the flow ako kahit hindi tayo ikasal. Pero sana ikasal. Pero yun, kung hindi man pwede dito... Makakat. Ay! Makakat yan! Ano girl yan? Hindi na malalarawang isip. Hindi ko na iniisip yung gusto ko ikasal, gusto ko ng ganyan. Basta ako, basta gusto ko yung feeling ko, go ako doon. Hindi man ikasal, hindi man posible. At yung ibang plano na, yung traditional na plano na magkaanak, ganyan. Hindi man kayanin, kung kayanin, go. Kung hindi kayanin, okay lang din. Yun. Ayun yung na-realize ko lang. Kasi, wow, naiyak ako. Ba't ka naiyak? Naiyak ka niya ako. Ghost. Parang bibigyan naman ako ng rason ng digan. Kung... Bibigyan naman ako ng reason ni God kung ayaw niya ituloy yung atin. Kung may reason, bibigyan niya ako ng reason na kailangan hiwalayin kita agad. And agad din niya ako binibigyan ng reason. Wow! Ayun, tutuloy ko. Next step. Wala na yun. Last na, diba? Last. Okay, that's it. Ayun lang yung mga questions na pinipare namin. Six lang yung tag-six na kami, pero parang ang haba ng naging discussion. May mga follow-up questions kasi. Pero ayun nga, sana nag-enjoy kayo. And nag-enjoy naman din kami kasi parang nagkwentuhan din kami. Oo. And maraming din kami na... Nalaman sa isa't isa. Yun. So, thank you sa nag-suggest. And thank sana you so much. Yun nga, nag-enjoy kayo mga attache sa ating... content for today. Okay, thank you so much, Ashley Estela. Yes. So mag-comment lang kayo mga attache ng mga gusto nyo pang i-vlog natin and let's see kung kakaya natin yan. So, stay safe mga attache and stay at home sa mga hindi naman kailangan lumabas. Stay at home muna tayo. And salamat po sa lahat ng mga frontliners natin, yung mga frontliners na attache and sa mga hindi attache. Yes. Salamat po. And ingat, stay safe. And God bless you we'll all. We'll pray for God you guys. God bless us all. Yun lang. Thank you so much for watching and see you on our next video. See you. Bye. Bye.